Kasi na jet trip pala yun eh. Gulat kayo, no? Aba, may bumobomba here. Laki ng banner mo ah. Oh, thank you ha. Ayun na sila oh. Jet Li. Hello. Naku, wala na akong sticker. Paano ba yan? Yung kalsada dito, no? Tumatalon-talon eh. Welcome sa part 2 ng ating ball loop. Umulan, no? Dapat kanina pa kami aalis. Basa ang motor ngayon, no? At meron akong konting problema. Diba sa last vlog natin, lumalambot yung gulong ko. So ngayon talagang malambot siya, no? 23 PSI. Mukhang hindi naman malaki yung butas, kasi 23 pa rin siya eh. Kaya mukhang makukuha pa sa hangin sa gas station. Alright, pasabay natin ang Team Gile. Naka Moto Morini si Rides with Daniela, X-Max si Marvis TV, at Moto Morini 6.5 si Lara, and GS1250 si Bro Alfred. Kasama niya si Ma'am Ella na nagmi-music tripping ngayon, no? Alright, ito nga pala ang ruta namin ngayon para sa Day 2, March 24, 2024. So, diretso tayo sa gas station para magpahangin ng gulong. At napaka-delikado nito, lalo na sa bankingan. Basa pa naman ang daan. Ah, ayun, dahil pinatakbo natin yung motor, so lumabas yung actual na PSI niya. So 16 siya ngayon. Obserbayan natin tong gulong natin. Pag malambot pa rin, di wala. Hanap tayo ng nagbubulganize. Di naman tayo mape-pressure. Sa gunting na meron tayong tire pressure monitoring, no? Dito pa lang sa chigi natin, makikita natin yung pagtaas ng PSI, no? Masisilip po siya. And then, gas up. Sulitin natin. Nagbigay ng 2,500 ang Gile para sa gas namin ngayong araw. Kahapon, hindi ako nakahingi ng panggas. Nawala pa naman yung resibo. So, hindi siya mare-reimburse, no? Pag walang resibo. Salita ka nga. Medyo mahina sa GoPro, no? Hindi maririnig yung boses mo. Pero okay lang, ako dinig na dinig mo naman. Okay na, sagad na eh. Sagad na, oo. Tutut, sabi niya, di ba? Right, buti naman tuminto na ang ulan. Pinoobserbahan ko yung gulong ko ngayon. Nasa 38 PSI yung likod ko. Mukhang may sumisingaw lang siya. Although hindi ko tinignan kanina dahil madumi rin yung gulong, hindi ko makita maayos, no. Ngayon ko na-appreciate talaga yung TPMS sa motor. Or kahit wala kang chige, basta lagyan mo ng system na TPMS, aux naman na. Kagaya ngayon, no, good example talaga. Kasi ang gulong ng motor ang pinaka madalas na ano ba tawag doon, yung tinatamaan ng sira, ganun. Kasi siya yung nasa road eh, di ba? Tsaka napaka-importante na monitored yung gulong. Kasi baka pag banking-banking mo dyan, malambot pala yung gulong mo, ala, dulas ka dyan. Tsaka mabilis mapudpud ang gulong kapag sobrang lambot. Niride mo sa ganitong kalsada, hindi mo namamalayan, di ba? Malambot pala yung gulong mo. Ayun, tataka ka. Pudpud ka agad. Sa akin, kung ganito lang kabilis yung takbuhan natin, like now, it's 74 kilometers per hour. Taas yung chance ang matatapos natin itong loop na to ng matiwasay. Ang problema kasi kapag sobrang bilis, then may sudden ano dyan, tumawid ba? Medyo mahaba yung reaction time mo eh. Pero pagka sobrang bilis, parang 1 second lang yung decision mo kung iiwasan, pepreno, or kung anong gagawin mo, di ba? Sumagi na rin sa isip ko kanina, kung sakaling hindi hinto ang ulan, mag-arkila ako ng Honda Click eh. Para yung gamit ko, mailagay ko sa compartment at mas magiging chill ang ride ko. Kaya lang, like now, uminto yung ulan, so idiretso ko na. And then, sumasabay pa yung gulong, no? Super nakaka-enjoy mag-ride. Tingnan mo naman, di ba? Ako, ang tingin ko ngayon dun sa nag-organize or itong event na sinalihan natin ngayon, binigyan ka ng kalayaan kung paano mo i-enjoy yung lugar. Ito, yung way ko mag-ride ng ganitong pace sa ganitong lugar. At isa ito sa mga ride na hindi ko na makakalimutan dahil unang sa lahat, first time ko to eh. Alam nyo naman, kapag first time, yun ang pinaka natatandaan natin. Tapos, as a participant, solo mo yung kalsada, hindi ka nape-pressure. Ngayon, kahit paano na-experience ko nang mag-travel dito sa Bohol, masasabi ko, isa ang Bohol sa napakagandang puntahan, nag-aanap kayo ng bakasyonan sa loob ng Pilipinas. Tapos, marami pang narerentahan ng motor or sasakyan. Sa mga pasyalan ang gusto kasi natin, yung pera na lang at mga damit at mga gadget, ang dadalhin
aaralin natin. Wala na tayong naaalala kung ano-anong sasakyan na dapat i-travel from Luzon to Visayas or from Mindanao to Visayas. Like yung pagre-rent ng hotel, ang sarap kasi hindi mo kailangan linisin, tutulugan mo lang, di ba? Pansamantala. Then pagdating sa sasakyan, makakapag-rent ka, hindi mo kailangan i-maintenance. Gasolina na lang ang iyong inaalala. So meron akong dalang kapote, caterpillar mode na naman tayo. Di ba? Malaya ako. Walang ibang tao dito ah. Alright, selfie muna sa Bilihan Public Market. Akala ko kanina municipal hall. Palengke pala. Bililihan pala, hindi pala bilihan. Gandang caption sana oh. Bili na sa Bilihan. Sa mga corners, nararamdaman ko nang madulas yung gulong ko, no? Kaya hindi ko na nilalabas yung siko ko. Basta malumanay na liko lang. Tulad dito oh, yan oh. Bitawan ko yung throttle. Lamig, ang sarap. Nakaka-enjoy my ride. You know, municipal hall ng Katigbian, Bohol. Pipicture ako dito. Kumbaga, gumagawa na ako sarili kong checkpoint. Talagang sinusulit ko ang Bohol ngayong araw. Buti naman, at itong Z1000 ko, meron siyang charger. Kaya talagang unlimited tayo dito. Pagdating naman sa gas station dito sa Bohol, meron talagang mga part na straight, walang gas station. Mga 20 kilometers, ganun. So, normal lang yung kasi nasa bundok ka eh, di ba? Lalo na dun sa man-made forest. Wala talagang gas station dun eh. Pero sa Z1 naman, kahit 1000cc, basta hindi ka nahataw, talagang mapapalayo yung biyahe mo. Like ngayon, yung weather, talagang mapipilit akong magbabagal kasi dumudulas yung gulong eh. Marami yung lugar! Wow! Lawak, ano? Sarap maging bata dito, no? Yung lakad-lakad kayo dyan. Ewan ko, basta trip ko maglakad sa forest, no? Presko mag-ride. Kahit luma na yung semento ng kalsada, maganda pa rin siya, no? Hindi siya siguro madalas na dadaanan ng trucks. Parang bypass yung dinaanan ko na yun, ah. Ito na yata yung main road, eh. May mga parang chocolate hills din pala dito. Tingnan nyo, yun, oh. Bakit kaya yung mga maliliit na bundok nila dito, ang smooth ng shape nila, no? Hindi siya yung patriangle. Talagang pabilog siya sa ano, no, tok-tok, no. Sarap tuloy umakyat dyan, no. Ayos to. Tambayan nga natin to. Grabe naman yung view na yan, no. O may ano pa dun, no. Baka sa taas. Ano gawa mo dyan? Wow, ang ganda dito. Ayun lang. May baka sa kalsada, oh. Ingat-ingat. Puti, hindi sila natakbo pagka nakakita ng motor, no. May mali akong nagawa ngayon sa ruta namin eh. Kasi dumaan ako ng Bililihan, pero dapat hindi doon. Dapat dadaan muna ako sa gilid ng dagat. Ngayon nilusutan ko sa gitna. So patowards tayo ngayon ng Danau Adventure Park. Dahil sabi ni Maria, kailangan sabay-sabay na nandun kami kasama ng mga GDKOL. So yung mga naghihintay doon sa gilid ng dagat, hindi ko nadaanan. Yun lang. Lola. Pakita mo yung banner mo. Yan. 1, 2, 3. Okay. 300 sticker ulit for today. Thank you ah. Thank you. Sorry sa mga hindi nadaanan dun sa gilid ng dagat, no? Hindi ko alam kung anong lugar yun. Basta meron akong hindi nadaanan dun. May nakasabay na akong mga loopers, so. Oh. Ah, sina Jet Li pala yun eh. Sabayan ko kaya sina Jet Li. Okay, suot ko na yung vest ko, nakakahiya eh, no? Nagkapote kasi ako kaya tinanggal ko yung vest, sobrang init kasi. Teka, suot ko muna dito sa tabing ano, daan. Akalain mo, nakasabay ko pa si na Jet Li, so ibig sabihin late din silang nag-take off, no? Okay, looper ulit ako.
Kanina naka-incognito mode ako eh. Sakto 3 bars na lang yung fuel ko. Mukhang malapit na tayo eh. Ay hindi, malayo-layo pala to. 21 kilometers, 3 bars yung fuel. Abot kaya to. Dapat din na lang ako hahataw, no? Ang daming tao. Kaya pala nung iba yung ruta ko, ang konti ng tao. Kahit late na pala kami lumabas, still marami pa rin mga loopers, no? Parang daang kalikasan yung feels dito. Kasi nagsisigsag ka sa taas ng bundok. Pagkatapos ang dami mong nakikitang bundok sa paligid. Uy, siko pala to. May nagbibideo pa to. Diba? Parang daang kalikasan or daang katutubo. Ay, pagas na ako dito. Walang premium? Wala, sir. May gas station pa ba dito? Meron sa Bugasyon, pero ganun din, walang premium. Nandilin lang din. Okay, sige, thank you. Daming people. Mala Chocolate Hills na rin yung mga bundok dito. Nasunog pa to. Oh. Ito pala eh. Ang ganda. So, may bad news tayo, guys. Walang premium. Kahit sa next gas station. Sana may nagtitinda ng bote-bote dito. Iyon ako, may signage na. Dami ng tao ulit. Nagtipon-tipon na sila dito. Uy, ayos yung mga bahay na yun ah. Ito yung masaya. Isang grupo na. Oo. Mukhang naulo na din sila. May plastic ito masaya. Gulat kayo, no? Pagkatapos nila pumunta doon sa Adventure Park, pabalik ulit. Aba, may bumobomba here. So, ito na yung checkpoints sa Danao. Ito yung masaya eh, yung sa mga checkpoints. Kasi dito nagtitipon-tipon lahat eh. Wow! Nakita ko yung Triumph Tiger oh, yun oh. Medyo trip ko rin yun eh, kasi 3 inline cylinder, si Lara yun. Hindi naman ako magpapatatak dito. Gusto ko lang i-explore. O, si Jet Li, o. So, iikot na. Ganun lang yun. O, si Boss Trunks. Anong gagawin? Boss Red, natulong talaga kita. Welcome to my vlog. Hello. Sige, Dol. Pwede picture? Sige po. Welcome to all, Dol. Thank you. Thanks. Boss Red. Thank you, ha. Hello. Sige po. Naipit kami, kaya hindi na lang kami nakumingi. Thank you. Sir, thank you. Sige po. Thank you po. Thank you po. Alright, ulan na naman. So, kumain ako dito. Dapat sobrang chill lang natin dito dahil 2 bar na lang ang aking gas. Asan yung banner? Ayan. Thank you. Madaling araw pa kami dito. Ano lang kayo dun? Easy lang, easy. Thanks. Thank you. Thank you. Gusto ko tanggalin yung pantalon na kapote. Tubang-tubangan. Picture. Dali. Thank you. Thank you. Pa-picture. Thank you. Ang dami nila. Ang daming kamay ah. Thank you. Thank you. Ang laki ng banner niya eh, no? Ah, sticker niya. Thank you ah, laki ng banner ah. Thank you. Thank you. Saan yung banner mo? Ang laki ng banner mo ah. Oh, thank you ha. Salamat. Pasensya na, ngayon lang naligaw eh. Thank you. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye.
Akala ko rin, hindi ako makakarating eh. Tara kami, boss. Okay. Boss. So kung kaninang umaga pa sila naghihintay, mag-alas 4 na po ng hapon, hindi at tagal na lang naghihintay dyan, no? So welcome to Trinidad. Ang haba ng road na to, tingnan mo sa mapa, diretsyong-diretsyo. So dito tayo sa Kapatagan, tapos tayo sa Kabundukan. Kaya mananawa naman tayo sa puro straight. Parang nasa expressway o kaya Megadike. Talagang mauubos yung RPM mo dito. Dito naman maraming tindahan. Puro mga criminology yung nakikita natin eh, no? Thank you. Tindi nila oh. Okay. Medyo matagal-tagal bago meron akong nakitang naglalagay ng banner, ha. Mahaba-haba din kasi yung lugar na to. Ayun na sila oh. Madadapa pa. Ano yan? Ha? Gagamba? Ay, sige po, thank you po. Sige po, thank you po. Okay lang po. Apo, thank you po. Dali mo! Dali mo! Dali mo! Thank you po. Dali mo! Okay. Nag-messenger pa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Balik na naman tayo sa kabundukan. Pero yung bundok nila, talahiban lang yung sa ibabaw, no? Yung mga bundok dito, magkakamuka eh. Parang chocolate hills pa rin eh, no? Lalabasan pa rin yung mga bata mula sa bahay nila, no? Pero sila, oo. Tamang tambay lang. Sila naman, oh, tamang tambay lang din. Sige, 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 sige. Woohoo! Sigurado ako kanina pa sila naghihintay, eh, no? CNC bolts daw, eh, no? Dumi nung kamay nung usaw, inahin na natin. Mukhang mekaniko yun, ah. Thank you! Malaking banner niyan, boss! Meron pa kayang sticker, parang wala na, eh. Bye bye. Nakita ko kanina maganda yung halaman, ah. Yun dyan, oh. Ha, relax. Pero sigurado ako gagabi na tayo, guys. Oh, may mga army pa dito, oh. Wow. Hanggang anong oras kaya yung sinabi sa kanila na magbantay sila, no? May nadaanan pa ako mga looper, eh. Hindi pala kami yung pinaka last eh. Sinulit namin pare-pareho yung biyahe. Ito yung tinatawag nilang pillar. Our next destination is Lobok. So kung saan tayo nag-lunch sa floating restaurant. Oh, saan kayo? Ano kayo dyan? Ah, dito tayo sa kabila daw. Wow. Aba, bakit dito? Bakit dito nila ako pinadaan? Wow, ang ganda ng view, ah. Pero delikado yung daan, ah. Tapat yata sa baba ako eh, malito. Dami pa rin palang looper. Aba, may drone pa dito. Naka-follow, ah. Ayos, ah. Padami naman dyan. Ah, may checkpoint dito. Kaya pala. Babalik din pala ako. Hindi naman ako magpapatatak eh. Dami tao. Kala ko doon lahat naghihintay, meron din pala dito eh. Mabilis ba yung kamay nyo? Yes, no. Yes. Gano'ng kabilis? Pansonic. Pansonic, oh. Ah, mabagal. Thank you, ah. Let's go. Bago maubos ang sticker. Okay, paubos na. Busren! Ay, pasan niyan. Pareho pa kayo, ah. Yes, idol. Ikaw lang inintay namin, boss. Thank you. 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 Thank you
sir. Ingat, ingat ha. Thank you. Unlike sa first part ng ating bolo, dumiretso tayo sa hotel. Ngayon, kailangan nating dumiretso sa Tagbilaran Old Airport kasi doon talaga ang finish line. Ito na oh. 'Di ba? Sabi ko babalik ako eh. Kasi dumaan na ako kanina dito eh. Naligaw nga ako, 'di ba? Pabilaw tubig. Galing na ako kanina dito. Naligaw ka? Oh. Ayun, tubig. Thank you ha. Makainom ako, parang tiga dito lang eh, no? Buti, mayroon pa. Thank you. Pre, thank you ha. Tuloy na ako ha. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sige. Nabingi ako dun ha. Napakasaya ng memory ko dito. Naligaw nga lang. Buti dalawang checkpoint lang ang nalaktawan. Ididiretso ko na sana ng hotel eh. Matutulog na sana ako eh. Kaso syempre sayang naman, di ba? May mga part sa Bohol na maraming mga foreigner eh, no? Meron namang part na kahit isa wala kang makikita. Maraming mga foreigner sa dagat. May ilig sila mag-swimming, mag-tan ng balat. Lalo na doon sa Panglao. Kala ko mga lasing eh. Pilar. Si Jetly. Hello. Naku, wala na ako sticker. Paano ba yan? Thank you. Wala na ako sticker ha. Naubos na. Thank you. Thank you. Bye bye na, bye bye. Nakalain muna kasabay ko kasi na Jetly. Ganda ng ride natin ngayon guys. Wala nga lang masyadong pasyal kasi nga diba puro rides tayo at mas mahaba yung ruta ngayon. Naligaw pa ako. Diyos ko, pa ulit ulit ako. Magagalit sa akin yung mga nalaktawan sa first and second checkpoint. Pero hindi siya shortcut eh kasi nakasabay ko pa si na Maria eh. Ah, ito yung man-made forest ulit guys oh. Nice, madadaanan ulit natin. Ganda dito. Awa, nice yung helmet oh. Ganda. Dual protection eh no. Second time around. Medyo madilim nga lang eh no. O, nadidiliman lang ako sa lens ko. Ang tagal nilang pinalaki yung mga puno na yan eh no. Kung man-made man yan, anong panahon yan tinanim? Para maging ganyan na. Aba, hanggang dito may signage pa oh. Hindi na nga lang mabasa. Hinto muna tayo ha. Wala naman akong sticker, wala na akong maibibigay sa kanila. Okay, bye bye, bye bye. Eto na yung Lobok. Nice, ang tagal nilang naka-duty. Lo, ay public market to. Doon ko lang nalalaman yung lugar kung nasaan ako eh. Hindi na ako nag-Google map kasi sinusundo ko na sila eh. Malamang sa malamang, Tagbilaran Old Airport din sila. Dumadami na yung mga nakakasabay namin sa sakyan at motor. So yun, malapit na tayo. Kinikilig sila oh. Alam nila si Jetly kasi doon sa helmet pa lang niya eh. Jetly yung design na Geely helmet. Pati yung motor nga pala. May bandila pa sila. May binigay silang nilalagay na bandila sa motor. Kaso saan ko ilalagay? Dumami na kami. Dito na nagkasabay-sabay ano. Nako, labo-labo. Nako, labo-labo na. Wow, may pa-welcome pa. Si Mayor. Dito ba talaga? Oh, nadamay lang ako dito. Ay, wow. Grabe naman. Food park. Ayan, ang dami ng tao guys. Oh. Ayan. Ay, kala ko si Nudge. Observe lang ako dito. So, dinumog na po si Jetly. Behind the scene lang tayo dito. Ganda dito. Oh. Thank you. Since na dito na si Jetly, tayo ay mauna na sa Tagbilaran. Thank you. Ang isa-search ko ngayon is Old Tagbilaran Airport. Ay!
8.8 kilometers na lang. Hello. Okay, let's go. Lapit lang pala eh. Yung kalsada dito, no? Tumatalon-talon eh. Okay. Finish line. Hindi naman ako magtatagal dito. Aalis din ako agad. Gusto ko lang maging 100% finisher, kumbaga. Yan ang venue, oh, di ba? May program pa rin hanggang ngayon, ano? Finish line. Yun, no? Dami pa rin tao, eh, no? Thanks. Hello. Hi, so may tarpaulin pa. Thank you, ha. Thank you. Dami pa na naghihintay ngayon. Akala ko konti na lang yung tao eh. Thank you, ha. Thank you. Parang sa BIMC din yung pagka-finish natin, no guys. So, hindi ko expect na may naghihintay pa rin kahit late na, no. Okay. Ah. Oh. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay, nagbi-blink yung gulong ko, no? Sobrang baba ng PSI niya ngayon. Tignan nyo, nagbi-blink ko. Okay, back to hotel na ako at ako'y magpapahinga na. Ayan, super sulit. Ayan, papasukin muna natin sila. Sila yung priority. Again, bomba ulit tayo. Lumala yung hangin niya ngayon, no? Nag 20 na siya. Mas lumakas yung pagsingaw niya ngayon, no? Mas tumutunog na yung hangin dun. Ano yung ERP? Ano yung ERP? Bakit? Bakit ka nag-ERP? Ano yung error? Yun, 31. Okay, pwede na yun. Let's go. Sesimple lang kasi tayo pag malambot yung gulong, guys. So, nakataas yung visor ko niyan. Nakashades ako. Alright, guys. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. See you next vlog. Sulit na sulit ang ride. Outro na ako. Read 4 speed.